si Sir Japper Sniper na mapatunayan pa sa ibang lugar. So masyado kasi kayo negatibo mag-isip, no? Yung mga lahat tayo rito makakapulot ng aral dahil napanood ko na tong video na ito. At isa ako, ikaw, kung ikaw isang vlogger at mahilig kang dumikit sa mga nakakataas na vlogger, dito matututo ka. Panoorin mo. Yo, what's up mga ka-gadget? This is Ken Saki TV. At ngayong araw na to ay gagawa ta naman tayo ng isang video reaction about dito sa video ni Sir Japper Sniper na bakit hindi na ako magba-vlog sa Bukana. So, yon mga ka-gadget, marami kasing nagko-comment talaga kay Sir Japper at nagbibigay ng mga negatibong reaction kung bakit hindi na siya nagba-vlog sa Bukana, no? And ang ano lang kasi dito talaga is siguro may gusto lang si Sir Japper Sniper na mapatunayan pa sa ibang lugar. So masyado kasi kayo negatibo mag-isip, no? Yung mga ibang, hindi ko nila lahat ha, yung mga ibang viewers lang siya na sobrang negatibo mag-isip, no? So wag ganon, ha? So wala na naman tayong inaantay mga ka-gadget. Simulan na natin tong usisain at lahat tayo rito makakapulot ng aral dahil napanood ko na tong video na ito. At isa ako sa humanga kay Sir Japper Sniper ay dahil napaka humble ng kanyang mga sinabi rito. At tiyak na ikaw, kung ikaw isang vlogger at mahilig kang dumikit sa mga nakakataas na vlogger, dito matututo ka. Panoorin mo. So weird. Marami pong nagtatanong, comment sa akin, bakit hindi na daw po ako nagbablog sa Bukana? Sasagutin natin yan. So, tama yung sinabi ni Sir Japper, no? Marami talaga, kahit yung mga video niya, magbasa-basa kayo, mas marami naman talaga yung positive vibes na mababasa mong comment. Pero hindi ko alam kung bakit may mga viewers na wala nang ibang tinignan kundi yung mga negative, no? Negative na iniisip nila kung bakit gento, lumayo lang ng konti si Sir Japper, may iniisip na agad. So hindi ko alam kasi iba-iba naman tayo ng takbo ng utak, eh, no? Pero para sa akin, mas maigi siguro pabayaan natin ng tao kasi viewers lang naman tayo, kumbaga nanonood lang tayo sa mga gusto niyang gawin, kaya nga tayo fans, di ba? Kaya nga tayo sumusuporta sa kanya kasi inaabangan natin yung mga video niya na ilalabas. So, hayaan nyo na siya. Kayo naman, masyado naman kayong negative. No, pero bago ang lahat ay gusto ko lang munang i-insert tong clip na to dahil doon sa in-upload ko na contentan nila ni Kapanalig at saka ni Kapakpak, dapat ang last part ng video na yon, yung huling clip dapat ay yung ito dapat yung kay Ate Gina. Hindi nasama ni Kapakpak sa editing, eh. Kaya i-insert ko dito. Happy birthday ulit kay Ate Gina. Insert mo na yung clip natin. Tak. Ay, hinipan ko. Layo ko pala. Ang kulit talaga ng tawa ni Sir Japper, eh, no? Kahit ikaw, pag sa una mo siyang maririnig, paulit-ulit, parang paulit-ulit na siyang umaano sa tenga mo, parang kinakamot yung tenga mo, no? Parang kakaiba yung ano, eh. Alam niyo yung ano, yung tunog ng alien. Pisa sa Sir Japper Sniper, ah. Parang ganun, ang tining ng tawa niya, na akala mo parang hanggang ano, di ba, pagpasok sa tenga, parang hanggang sa utak mo, kinikiliti ka pa. Hinipan ko yung apoy. Actually, no, 19 pa. Kauwi lang namin ng Laguna. Eh, no? Happy birthday at Gina. 1922? Oh, 1922. Grabe. Tanda na. Ano yun? Mas matanda pa kay ano? Kay ano bang taon pinanganak si Ferdinand Marcos? Ano yun? Mas matanda pa ron? Grabe talaga sa Dr. Stiver. Hindi pa po yung nanay ko. Tumagot din, hindi para po yung nanay niya. 1, 2, 3. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Uy! Ganun pa, hindi pala ganun. Pwede pala ganun. Pwede pala ganun, ano? Hindi, ano? Hindi ihihipan. Palakpak lang. Galing nun, ha? May wish na sa ate. Happy birthday, Ate Gina. Yon, happy birthday ulit kay Ate Gina. Yan, more birthdays to come, and God bless you. I love you, te. Yan. So ito mga kasuward, yung nagsabing bakit hindi na ako nagbablog sa Bukana. Mali po yung tanong na yun. Ang dapat itanong ay bakit hindi na ako nagpo-focus sa pagbablog sa Bukana, 'di ba? Kasi nagbablog pa rin naman ako sa Bukana eh. Una-una bago tayo bago ko sagutin, bago ko ipaliwanag, bago ko explain yung mga ginawa ko, no. Mamaya ang sentro ng vlog na to or ng pag-usapan natin ay kung bakit hindi ako nag-vlog masyado, no. Or hindi ko pina-priority ang Bukana sa pagbablog ngayon, no. So pero bago ang lahat yan. Ang gusto ko lang munang linawin, no, may mga nagsabi po na kaya humina po ang mga views ko dahil iniwan ko kasi ang Bukana, no. Unang-una po, matagal na po humina ang views ko, no. Simula pa nung nagtumigil ako sa fishing, no, nung tinigil ko yung pag-adventure, panghuhuli ng mga kung ano namang isda, kitang, tanigi, no, ano mang klaseng kawil. Basta ayun, mga kagadget, ano. Dun sa paghina ng video ni Sir Japper. Totoo yun. Talagang kahit kung ikaw solid fans at solid kang nanonood sa kanya, mapapansin mo yun. Kasi dati, nung kasagsagan ng pandemic, once nag-upload siya ng isang video, titirik agad yung views nun. Pero ngayon, minsan, napapansin ko lang din ha, na kapag nag-upload si Sir Japper, ilang araw yun bago siya mag 3 digits. No? Hindi talaga siya on the spot. Dati, bago pa lang talagang makikita mo 150,000, 200, no? Pero ngayon talaga bumaba talaga 'yon. So, ganoon naman talaga eh. Kapag vlogger ka, kailangan mo mag-isip ng iba pang strategy para makuha mo uli yung dating audience mo na lumipat. Ganoon 'yon. Huwag kasing negatibo. Fishing adventure, dun po humina ang aking mga views hanggang sa hindi na po naibalik yung mga views ko dati na nag-isang million, nag 500,000, di ba? Kung i-check niyo yung aking mga videos talaga, tingnan niyo yung mga popular videos diyan, makikita niyo yung sa fishing talaga. May mga iba din na hindi sa fishing katulad ng mga charity pagtulong, pero iba talaga yung fishing adventure, no. So matagal na po humina ang views ko simula po nung hindi na ako nag-fishing. So yun po. So itong mga nagsabi na humina ang views ko dahil iniwan ko yung Bukana, no. May mga nagsabing ganun. Mamaya pag-usapan natin yan. Unang-una, mga kasuward, may gusto na akong sabihin. Hindi ko kasi na-screenshot yung mga comment. May mga nagsabi na iniwan ko kasi yung mga kaibigan ko sa Bukana, no? Which is, ang mga nagsabi, no? So, yun, isa rin yun. Kahit kung talagang pumapatnubay ka rito kay Sir Japper Sniper, marami ka talaga may kitang negative sa mga comment. So, minsan nga, mapapakomment ka rin sa sobrang asar eh. Minsan, alam mo, minsan yung may mga viewers talaga na sarcastic mag-isip. Sarcastic magsalita dun sa comment section. Yung parang hindi nila naiisip na nakakasakit sila ng damdamin ng ibang tao. Yun. Yun yung kadalasan. Minsan, kumbaga, preno-preno din tayo sa mga ganong comment natin. Kasi, hindi nyo namamalayan yan, no? Nakakasakit na pala kayo ng tao. Tapos kayo tuwan-tuwa pa sa mga comment nyo, no? Minsan ang pagiging negative bawas-bawasan kasi nakakasama yan, minsan nakakapatay yan eh. 'Di ba? Good vibes lang. Yung mga hindi talaga followers, no, hindi talaga sila siguro mga sulput-sulput ang manonood, hindi sila mga solid na mga subscribers ko na 100% totoo 'yon. Pasulput-sulput manonood talaga ng mga vlog ko, no, siguro pa may pinapanood din sila iba, hindi nila ako priority dahil may mga mas magagaling pa eh. Tapos pag nanonood sila sa akin, ganyan ang nangyayari na isa sa iba na ako nagbablog. Kaya siguro nasabi nila na iniwan ko kasi yung mga kaibigan ko sa Bukana, ganyan. Kung ano man. Wala pong iniwan, mga kasuward. Ganito po yan. Dapat yung mindset natin, mga kasuward, dapat explore. Nag-explore tayo, no? Hindi pwedeng mag-focus ka kung saan ka nabubuhay. Katulad na lang yung sinabi na bakit iniwan ko yung mga tao sa Bukana, no? Unang-una, mga kasuward, hindi porkit nagkakilala tayo ay magkaibigan na tayo. Kasi ito, sorry sa mga matatamaan kasi may mga kaibigan ako na nakilala ko lang saglit tapos sinasabi na ako yung kaibigan mo na kinalimutan mo na, no? Oh, may gento talaga mga kagadget, no? Karamihan yan sa mga, lalo na sa mga vlogger na sumisikat na noong nagsisimula ka na yung tingin mo sa sarili mo na alam mong yung mga kaibigan mo yung dadamay sa'yo, yung sila yung
yung sila yung kauna-unang susuporta sa'yo, pero hindi mo napapansin, sila pala yung parang magda-down pa sa'yo na nakakala mo, susuportahan ako nito kasi barkada ko to, kadikit ko to eh. Nandyan yan lagi, ups and down, susuportahan ako niya. Pero yun pala, pagdating noon, hindi ka nila papansinin, pagtatawanan ka pa nila, blagger, gano'n. Di ba? Pero kapag mga kagadget ha, ito yung pinaka-twix doon, yung pinaka-ano, kapag nakilala ka at sumikat ka, na andun yan, nagsisiksikan yan sa'yo, para makabig mo na sila pataas. Ganon, mga kagadget, kahit anong larangan yan, may mga ganon tao talaga, na sa umpisa, akala mo, kaibigan mo talaga sila. Pero hindi mo namamalayan, mga kagadget, na mismong sila pa yung hihila sa'yo pababa. Pero kung susundan mo yung paghila nila pababa at hindi ka umahon doon sa tali na panghihila sa'yo, hindi ka makakausad. Kaya nga, ang nagustuhan ko sa mindset ni Sir Japper, focus ka lang doon sa goal mo. Doon sa gusto mong puntahan, doon sa gusto mong way na tatahakin mo. Hayaan mo sila na nasa likod mo na bumubuyo sa'yo. Oh, wag ka dyan kasi ganun-ganyan, o, diba? So, pag narating mo na yung goal mo, doon sila mag-iisip yung nasa likod mo. Kasi ikaw nga na walang naniniwala sa'yo, maski barkada mo, kaibigan mo, hindi ka pinaniniwalaan. Pero nung narating mo yun, saka sila maniniwala sa'yo at didikit sa'yo, diba? Tama? Tama ba mga kagadget? Comment naman kayo. Hindi po porket nagkakilala kayo, isang beses lang kayo nagkakilala. Halimbawa, nagka-collab lang kayo, tapos sasabihin na ako yung kaibigan mo na hindi mo na ako kilala. May mga ganun nagsasabi sa akin eh. Mga kasubert, iba po yung magkaibigan, iba yung matalik na magkaibigan, iba yes. Yung, di ba? Iba yung katulad namin ni Louie. Ang pagiging magkaibigan po, may mga kategory yan. Hindi yan, nakilala mo ngayon, kaibigan mo na yan. Hindi po ganun. May mga kanya, may divider yan eh. Merong kaibigan na ganun kayo. Kumbaga, sanggang dikit kayo. Ultimo, parang nag-aamuyan na kayo ng utot nyo. Ganon. May mga kaibigan naman na ngayon mo lang siya nakilala, bukas hindi na. May mga kaibigan naman na plastic. Diba? May mga kaibigan naman na gusto ka lang dahil may gusto siyang malaman sa'yo. Diba? Kumbaga, gusto niya lang magkaroon pa ng knowledge na makukuha sa'yo. May mga ganon. Iba-ibang klase ng kaibigan meron ang bawat tao, mga ka-gadget. Huwag kayong negatibo mag-isip, teteng. Kami ni Kapanalig, talagang matindi yung pinagsamahan namin, malalim yung pinagsamahan namin, no? Yun ang mga kakaibigan. Pero yung kilala lang kita ngayon, pos wala na, hindi mo pwede sabihin na magkaibigan talaga tayo, no? No? Pwede tayo magkaibigan, pero huwag mo i-claim na sasabihin mo na pag hindi na tayo nagkikita or hindi ko na pagbigyan yung gusto mo, hihiling mo, sabihin mo na kinalimutan mo na ako. Iba yung magkakilala sa magkaibigan. Nice. Lang gusto. Tama, tama. So, napaka-comment ako rito talaga, mga kagadget, kasi naisip ko, ngayon ko lang mas lalong nakilala si Sir Japper Sniper doon sa pagiging palakaibigan, matulungin, at napaka-humble na tao. Dito ko lang siya nakilala kasi unang-una, saludo ako sa mindset ng taong to. Grabe. Kahit na alam niya na marami na siyang naririnig, marami na siyang na nababasa ng mga negative comment, pero tuloy pa lang siya yung mindset niya na naandun lang talaga sa goal na gusto niyang maabot, no? So yun yung nakaka-inspire dito sa taon to, kasi parang hindi balakid yung mga taong humihila sa kanya yung gusto siyang pababain doon sa gusto niyang gusto siyang iligaw doon sa gusto niyang path, daan o ano man yan na datatahakin niya. So, yun lang. Sabi nga, focus. Mindset ba? Mindset. So, may mga kiniklear lang ako. No? Kasi medyo makitid ang utak. No? Iba. Uulitin ko po, iba po yung magkaibigan dun sa magkakilala. Pwede kayong, kung magkakilala kayo, pwede kayong magkaibigan rin. Naging kaibigan mo siya. Pero huwag mong masyadong i-consider yung sarili mo na sobrang matalik kayong magkaibigan, yes, para sabihin mo kapag hindi mo napagbigyan yung gusto mo ay nakalimutan ka na. Yan, ganyan po. No? Tapos, pangalawa, yung bilang isang vlogger, mga kasuward, no? Or bilang isang, ito pa. Ito yung nagustuhan ko na part talaga, mga kagadget. May lesson ako na dito, napulot.
dito sa part na to. Usapan natin yung sa akin lang, no? Ayoko magbanggit ng katulad ng iba, basta yung nangyayari lang sa akin. Para sa akin lang to, para sa akin. No? Yung mga nagsabi na iniwan ko na kasi yung bukana, di ba? Yung mga nakakasama ko dati, ganyan, kung ano man. Hindi po pwede na sila ay nakadikit lagi sa akin, yes. No? Halimbawa, ikaw... Yes, tama yon, tama. Ikaw, nakasama kita dyan sa bukana. Hayaan mo na lang ba na ikaw maging sunod-sunuran ka sa akin? Nakadikit ka lang sa akin? Magkakaroon ka na ng views pagkasama mo ako, di ba? Hindi siya... Yon, isa yon sa mga natutunan ko sa kanya, yung ganon. Kasi, unang-una, sabihin na natin, kilala na si Japper Sniper. Meron siyang binuo na mga vlogger. Yung mga vlogger na yon hindi matututo sa sarili niyang mga paa kung laging nakasunod o nakabuntot kay Sir Japper Sniper. So, ang magiging point of view lang nung isang vlogger na yon, okay lang yan, nandiyan naman si Japper Sniper. Eh. Lumabas lang yan, videohan ko lang yan, babatiin ko lang yan, may views na ako niyan. Ganon. Pansinin niyo yung mga old videos, no? Ng mga nakasama ni Sir Japper Sniper. Yung iba, hindi na halos nagbablog. Tama? Mangilan-ngilan na lang yung nakikita ko talaga na nagpursiging magvlog. So, yun yung point niya rito na sana maintindihan nyo kung bakit si Sir Japper Sniper ay gustong mag-ibang lugar at gumawa ng ibang community. Bakit? Para sa akin, opinion ko lang. Hindi naman masama na lumipat si Sir Japper ng isang lugar para gumawa... Excuse me. Para gumawa doon ng panibagong video. Unang-una, makakapulot siya ng bagong community. Makakapagbuo siya ng panibagong viewers o fans na manonood sa video niya. Pangatlo, ha? Makakabuo siya ng panibagong content na kung saan hindi na doon sa dati niyang content. Kumbaga, dito kunwari sa Laguna, marami siyang maiisip na content niyan kasi hindi niya pa yan naiikot. Hindi niya pa talaga napupuntahan yung bawat lugar sa Laguna. Di ba? Kumbaga, dito, mamumulat uli. Kumbaga, pagdating sa Laguna, parang ano ka uli? Parang bagong silang ka uli. Diba? Magsisimula ka uli sa wala. Parang ganon. Kasi unang-una, hindi ka naman kilala eh. Sabihin na natin, kilala ka na sa Batangas. Kilala ka na sa ibang lugar. Pero pansinin nyo, nung tumungtong siya ng Laguna, at pansinin nyo sa video, iilan lang talaga ang nakakakilala sa kanya. So yun yung point of view niya, na gusto niyang gumawa ng panibagong content dito sa isang lugar kasi gusto ko makilala rin nila ako dito. Diba? Kung malawak ang pag-unawa mo, eto lang, sasabihin ko lang to doon sa mga negatibong player, sa mga negatibong viewer. Kung malawak ang pag-unawa mo at isa kang vlogger, maiintindihan mo kung ano ang pinupunto ni Sir Japper Sniper dito. Challenging sa buhay mo. Hindi siya, kumbaga, yung mga nakakasama ko sa bukana, 'di ba, yung mga natulungan ko na naging YouTuber, yung mga nabigyan ng opportunity. May mga ibang tao diyan na hinayaan ko nang tumayo sila sa sarili nilang, sa yes, sarili nilang tama. Mga paa sa pamamagitan ng pagba-vlog. May mga tama 'yon. Meron na talaga 'yon, hinayaan ni Sir Japper. Example na lang natin si Hansek. Tapos sino pa ba yung isa? Yung isang ano, hindi ko kilala 'yon eh. Pinapanood ko rin siya, yung si Kuya Dong. Si Kautoy. Sino pa ba? Yung kapatid niya. Pero yung iba, hindi ko na nakikita talaga nagbablog. Eh. No? So, sa totoo lang kasi, ganito yan. Pag nakita ka talaga ng isang vlogger, ako, kahit ako, sumikat, kumita ng malaki sa YouTube, sa social, SockMed, no? Mapapaisip ka. Kunwari, kakilala mo na yun. So, iisipin mo, parang gusto ko rin mag-vlog ah. Pero, yung naisip mong, nasabi mong gusto kong mag-vlog, kaakibat nun ang responsibilidad. Tandaan mo yan. Hindi mo pwedeng sabihin, gusto ko lang. Kasi nakita ako, sumisikat siya, kumikita siya na malaki. Hindi yon. Ang ibig sabihin, pag ikaw ay naging isang vlogger, kaakibat niyan, responsibilidad. Disiplina sa sarili. Diba? Kasi kung wala ka niyan, wala mangyayari sa'yo. Kung ang gusto mo lang ay dikit lang ng dikit, akot lang ng hakot, walang mangyayari sa'yo. Dapat meron ka ring mindset para dun sa sarili mo. Natulungan ka na niya ng sikat.
So, gawa ka na ng ibang paraan kung paano mo mauhook yung mga audience mo, yung mga ano mo, yung mga viewers mo na tumaas yung views mo. Doon ka na mag-iisip. Ako, sinasabi ko to kasi isa rin ako sa mga natulungan ni Sir Japper Sniper na tumaas yung aking subscriber. Pero shoutout lang doon sa nagsabi na kaya ako pumupunta ng Bukana dahil ako'y ano daw, gusto lang ma-monetize. Bago ko pa po nakilala si Japper Sniper, monetize na po ako. So yun lang po ah. Nagpapasalamat ako kasi nadagdagan yung aking subscriber. Umabot siya ng bali 5K. Ah, hindi. Kasi pumunta ako doon, nasa 2526 na yata, 27 yung subscribers ko. So mga ano nga, mga 4 plus ganun, 4 plus. Tapos nadagdagan pa yon ni Jan Igor. So yun yung ano, yun yung point dito, no. Ako aminin ko, bumaba yung views ko ngayon. Unlike yung sa dati ko kasi nagpalit ako ng pangalan eh. From K Gadget Clinic napunta sa Kensaki TV. So nagbabaan lahat ng views ko, yung mga na naibigay sa akin ni Sir Japper Sniper. Hindi ko alam kung ayun nga, pina. Siyempre ganoon naman talaga eh. Mas maigi. Tama si Sir Japper, Japper Sniper nung sinabi niya sa akin nung nandun ako na mas okay kung makakakuha ka ng organic viewers mo mismo. Kasi kapag galing, kunwari, sa sikat na vlogger, galing yan, isasubscribe ka lang yan, pero hindi yan po-focus sa'yo. Diba? Yun yung point dito ni Sir Japper Sniper. Na kapag ginusto mong mag-vlog, dapat may kaakibat na responsibilidad yan. Unang-una, malawak ang pag-iisip mo. Kasi hindi lang basta-basta hawak ng camera yan. Mag-iisip ka ng bawat content na i-upload mo araw-araw. Depende sa'yo kung gaano ka kasipag. Diba? Pansinin mo yung mga content ng mga ibang sikat katulad ni Kong TV, yung Jamich. Diba? Sila yung mga talagang ngayon nasa taas na. So, dito ko na, ano, dito ko na-realize nung pinapanood ko. Pinapanood ko to kanina eh. Pinanood ko pa nga to kay Jokes MTV kasi pumunta siya sa sub. Sabi ko, ang ganda ng mensahe ni Sir Japper Sniper. Sir Jokes, panoorin nyo. Pinanood ko pa sa kanya. So, balikan na natin, panoorin na natin yung iba niya pa sasabihin. Kasama man ako doon, dito, doon sa Bukana, nasa Laguna kasi ako. Kung may mga nakasama man ako doon, tapos naging YouTuber na sila, di ba? Kailangan nilang tumayo, no? Kailangan nilang pagsikapan yung sarili nilang channel, no? Kapag hindi ko na sila nakakasama, hindi po ibig sabihin na iniwan ko na sila, pinabayaan ko na sila. Kailangan po nilang sikapin na makaahon sila sa pamamagitan ng sarili nilang sikap. Hindi pwede po na lagi sila nakabuntot sa akin, lagi kami magkadikit, no? Kasi kung lagi ang ganun ang mangyayari, hindi po sila makakagawa ng sarili nilang desisyon, no? Sarili nilang vlog. Hindi sila makakapag-isip, hindi nila maiahon yung sarili nila sa pamamagitan. Yon, 100% tama yung sinabi ni Sir Japper Sniper. Kung sakaling natulungan ka na, nandun ka na sa established na may nanonood na sa'yo, siguro it's time na mag-move ka naman para sa sarili mong content at para sa sarili mong idea na ipipit in mo dun sa content mo, sa vlog mo, sa channel mo. No, hindi po pwede yung porket ba iniwan ka eh, sasabihin mo na iniwan kami ng ano na. Pag ganon, pangit yun eh. Diba? Pag ganon, dapat maging consistent ka bilang isang vlogger. Huwag kang tamad. Huwag kang umasa. Yun. Diba? Dapat gawin mo kung ano yung nararapat na responsibilidad bilang isang vlogger. Ng sarili nila. Tignan mo yung ginawa ni Kapanalig. Kung si Kapanalig, kung hindi siya umalis sa Bukana at naggumawa ng sariling community sa Kalaka, ang mangyayari nun sa Bukana, hindi siya, kumbaga hindi buo yung freedom niya na makagawa ng vlog kasi nung nasa Bukana pa siya. Yun, isa rin sa mga idol ko, si Idol Louis TV. No? Yun nga, nung lumipat siya ng Kalaka, doon ako mas natuwa kasi naisip ko, sabi ko, tama lang naman yung ginawa. Kasi meron din akong nababase na bad vibes about nung paghiwalay nila. Comment yun eh. Isang comment yun. Hindi ko maalala kung sa vlog ni Idol Louie TV o sa vlog ni Japper Sniper. May nagtanong doon na bakit humiwalay si Idol Louie TV sa'yo. Yun, parang ganun yung comment niya. So, doon na ako nag-isip na
anong naman ang big deal nun kung himiwala yung tao? Eh, gusto lang naman yata mag-isip ng ibang content, di ba? Hindi ibig sabihin na magkasama sila nung nagsisimula. Eh, habang buhay, magkakasama sila. May mga sari-sarili silang isip at sari-sariling content na gagawin. No, hindi naman pwedeng imamandupa ni Sir Japper, oh, gento gawin mo. Gento gawin mo, di ba? Buhay mo yan eh. Ikaw ang gagawa ng path mo. Ikaw ang gagawa ng daan mo. O, di ba? So, andyan ka na eh. Meron ka ng established na pangalan. Pwede mo nang gawin, di ba? So, doon sa mga nagko-comment ng gano'n, no? Huwag nyo nang gawa ng issue. No? Kung sakaling pumunta man si Sir Japper sa kung saang lugar, eh, hayaan nyo na lang. Nag-i-enjoy kayong manood. Nag-i-enjoy din naman siya sa ginagawa niya. So, ano pat naging followers ka kung negative ka naman mag-isip? Libre po yung ano, libre po yung pag-alis, no? Ngayon ko napag-isip mo na na magaling na maganda naman pala yung vlogs. Balik ka uli, di ba? Ganun lang 'yun eh. Mas maganda kung hindi natin pag-iisipan ng masama kung solid ka naman do sa tao. At nasa Bukana, lagi yung nagpapaalam sa akin na doon pwede ko bang gawin to. Hanggat nandun siya sa Bukana, hindi niya magagawa lahat ng gusto niya gawin kasi nga naiilang siya, nahiya siya sa akin na may respeto siya sa akin. Di ba kasi iniisip niya na ako. Yes, tama. Tama po. Kahit nung ako, nung huli kong punta, at saka yung mga ilang araw ko nag-video ko ron, nahihiya talaga ako na mag-video. Kaya lang, nasabihan ako na mag-video ka. Yun lang sabi sa akin. Nasabihan niya ako noon eh, na pwede yan, pwede ka mag-video. So, yun, dun lang ako nagbi-video. Pero, syempre, napaka-ano naman, di ba, kung pagpasok mo pa lang, bi-video ka muna agad. So, maganda yung magpapaalam ka talaga. So, yun ang dapat. Kasi, di ba, katulad yan, magkasama sila. Do. Ngayon ko pa lang nalaman na nagpapaalam pa pala si Sir Louie TV para makagawa ng content, di ba? So, ganun na lang eh. Kumbaga, lawak lang ng pag-unawa ang kailangan natin. Yung leader doon sa mga vlogger, ganun kasi ang iisip ni Kapanali. Kaya, nung nasa Bukana pa siya, limitado yung mga kinagawa niyang vlog. Kasi minsan, kinukonsulta pa niya sa akin. Minsan, kapag nagkatagpo kami ng vlog, no, nagkasabay kami, tinatanong pa niya ako, kailan may upload yan, Dol? Kasi, pauulahin ko muna yung sa'yo bago yung sa akin. Ganun ang nangyari. So, ibig sabihin, hindi niya napapriority. Oh, kasi hindi naman pwedeng sabay i-upload yun talaga. Yung vlog niya, o yung sarili niyang diskarte kasi nandun ako. No, ganun po ang mangyari. Pero ngayon, nasa Kalaka siya. Tingnan nyo, nagagawa niya lahat. Diba? Kasi siya ang leader dun. Ganun po ang diskarte. Kaya niya pong naitayo niya yung sarili niya sa pamamagitan ng sarili niyang diskarte. Ganun po yung mga magagaling na vlogger po. Kaya saludo po ako kay Kapanali. Yung iba naman, mga kasoward, yung iba, kung sino man yung napapanood yung nakakasama ko, mga kaibigan ko lahat yun. No, halimbawa, sino ba mga nakakasama ko sa fishing? Sila Chung Luis, sila Yagi, Kuya Michael, no, kung sino-sino ang mga nakakasama ko doon. Kapag hindi porket hindi kami magkakasama ngayon, ay hindi na kami magkakaibigan. Eh hindi na ako nagfi-fishing eh. Hindi talaga kami magkakasama sa vlog. So ganoon po, no. 'Yun po lang po yung sagot ko doon sa mga nagsabi na iniwan ko kasi yung mga tao sa Bukana. No, wala po akong iniwan. Ang iniwan ko po ay yung primary content ko sa Bukana. So 'yun, 'yun yung tama ron, 'di ba? Primary content. Ibig sabihin, gusto niya lang magbago at magdagdag ng panibagong content para may mapanood kayo. Diba? Kasi kahit sino naman, diba? Kung alam mo nang may pagsasawa na yung tao dun sa mga video na ginagawa mo, maghahanap yan ng kakaibang content. Diba? Kaya nga lahat ng mga nanonood sa YouTube may freedom na umalis eh. Kasi pwede kang lumipat ng ibang susuportahan. Ganun lang yun, kasimple. Diba? Sana nagets mo to kung isa ka sa mga negatibong viewers na nanonood. So, ganito po kasi ang nangyayari. Ganito kasi ang nangyayari, mga word. Diba, nung dumating ako sa Bukana, ang lakas ng channel ko, ang lakas ng mga views ko, kasagsagan ng pandemic. Tapos, tumigil ako sa fishing, humina, di ba? Humina talaga. As in, humina ang tagal. No, nag-maintain na lang ako ng hirap na hirap na ako makuha 100,000, 30,000, 50,000, ganoon na lang ang views ko. So, ang ginawa ko na lang, doon nag-umpisa yung nag-upload ako 3, 2 sa isang araw, minsan 4, ganoon, para ma-survive ko lang yung 100,000 a day na views. May mga time naman na nag-100,000 pa rin, pero hindi na katulad dati na talagang puro hundreds, ganyan. So, bumalik yung lakas ng videos ko noong nagpatayo ako ng bahay. Grabe ang lakas noon, ilang episode yun. Sobrang lakas, no? Yung mga revenue ko noon ay natutumbasan ko sa revenue noong sa bahay.
kasi napakalakas talaga. Tapos ilang beses ko, ilang upload ang ginagawa ko noon. Tapos humina na naman yung bahay, humina na naman ang mga views ko. Hanggang sa, ang ginawa ko naman, yung mga trip-trip naman, no? Yung mga nagtitrip ako, nagmamakyaw ako ng mga vendors, kung ano-ano man. Hanggang sa may naman nag-sponsor na naman, no? Kasi una kasi pera ko talagang ginagamit ko noon. At ito na nga, dumating yung panggugulat ko sa Bukana. Yan, kasama sila Hana, sila Nick, sila Tisali, at kung sino-sino pang mga mali-mali doon. Doon nag-umpisa yung mga panggugulat na kung saan ay grabe ang mga views ko noon. 100,000, 'di ba? Ang lakas ng views ko ulit. So tumaas ulit yung ano ko, yung aking mga views, no, sa pamamagitan ng panggugulat. So ang tagal ko ring ginagawa 'yun, no? Ilang mga kulang yata buwan din. Puro panggugulat. Ngayon mga kasuwer, napansin ko kasi na parang nagsawa ako eh. Although malakas ang mga views ko, no, malaki ang revenue ko. Di nagsawa na ako sa panggugulat o kung ano man yung ginagawa ko doon, na paikot-ikot lang ako doon sa Bukana, isa compound mismo namin, 'di ba? Nagkaroon ng mali-mali street noon. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng challenge, no, sinakripisyo ko 'yun. Kahit na malakas ang views ko doon, sinacrifice ko siya, no, tinigil ko, no, itinigil ko yung mga ginagawa ko sa compound namin doon sa Bukana, yung mga ginagawa ko, mga panggugulat doon kasama ng mga mali-mali, no. Ang ginawa ko, pumunta ako ng Laguna, di ba, ito kay La Team, at gumawa ako ng challenge sa sarili ko. Ito po yung sinasabi ko noon, yung mga nagtanong bakit, di ba, marami nag-request doon, sana bumalik ka na sa Laguna, sa Bukana, sana bumalik ka na, manggulat ka na ulit kasi ang lakas ng views mo doon. Dahil may mga nasabi pa nga dito, wala, mahina ang views ko dito sa ano, sa Laguna. Mga kasuward, gumawa ako ng challenge ko na pinanindigan ko talaga hanggang ngayon. Sinabi, ang nakakaalam lang, ako, Tim, at saka si Mrs. At saka si Kapakpak, alam na rin ni Kapak. Kaya ako pumunta dito, gumawa ako ng challenge. No, kasi diba, nagawa 100 ako noon, tapos bumaba na naman. Ang ginawa ko, kailan... Ito yata yung ano, yung naglista sila, Sir Japper Sniper, ng challenge niya. Yung nakasulat sa Manila paper. Ang nagsusulat yata noon, Mrs. niya o si Jamie. Yun yung natatanda ako sa vlogs niya. Meron siyang vlogs noon na sinulat niya lahat ng challenge niya. Kailangan, hindi ako magbablog doon sa compound namin ng, hindi ko ipapriority yung Bukana. Yun lang sinabi ko, hindi ko ipapriority ang vlog sa Bukana. Hindi ko muna ipapriority yung mga ginagawa ko sa Bukana hanggat hindi ako nakaka 20 videos na puro 100,000 ang views. So sinabi ko po sa kanila yan. Ibig sabihin, kailangan simula nung araw na yon, kailangan magkaroon muna ako ng 20 na videos na ang views ay puro 100,000 pataas. Yun ang i-challenge. So, diba, ang hirap ko maka 100,000 ha. Sobrang hirap ko maka 100,000 views. So medyo mahirap na challenge yun. Kaya kung napapansin nyo, 2 months na yata ako dito na pagano'n-ganon, Bukana. Laguna. Although may mga vlog pa rin ako sa Bukana kasi doon talaga malakas ang views ko eh. May mga vlog pa rin ako doon at may mga vlog din ako dito. Pero sinabi ko sa sarili ko, hindi ako magba-vlog ulit sa Bukana na araw-araw nandoon yung ginagawa ko doon hanggat hindi ako makaka 20 na 100,000. Galing naman ang galing ng mindset ni Idol, ano? Idol Japper Sniper. So, parang naiisip niya agad yung future na kapag humina yung views ko, kailangan makagawa agad ako ng panibagong content na ilalagay ko sa channel ko para ma-hook ko uli yung mga viewers ko. So, ganun dapat ang mga vlogger. Views, no? Kasama na rin yun. Yung kung mag-vlog man ako sa Bukana, vlog ako din sa Laguna, basta kailangan makakuha ako ng 20 na video na tagwa 100,000 views. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi talaga ako nagugulat doon, di ba? Itong mga huli lang, di ba? Kasama-sama ko, pero hindi ko ginagawa yung mga pagugulat ko lahat. Yan, doon sa compound namin, sa Mali-Mali Street. Kasi nga, pinanindigan ko yung challenge ko. Kasi weird, no? So, gusto ko lang subukan din yung sarili ko na kung... Kasi, di ba, totoo naman na malakas ang views ko pag nasa Bukana ako. Kasi doon talaga ako nakilalang lumakas. So, dahil malakas ako doon, sinubukan ko sa ibang lugar. Dito, titingnan ko kung lalakas ba ako dito. At hindi ko alam kung lumakas ba o hindi. O, pero nagkaroon ako ng nadagdagan yung mga subscribers ko nung nandito ako sa Laguna. Salamat sa lahat ng nag-subscribe sa akin dito sa Laguna. Yan. Ito, ang nangyari kasi ngayon ay, ito mga kasuward, no, sa lahat ng mga YouTuber, sa lahat ng mga, kung pwede makarelate dito sa ginagawa ko, hindi po pwede rin na kung saan ka malakas, ay mag-stay ka na lang dun. Yes. Hindi rin. Yes, tama yon. Kasi pagsasawaan ka ng mga viewers mo. Tama yung sinabi niya. Po, porket malakas ka dyan ay habang buhay kang malakas. Hindi po, darating ang araw na hihina ka talaga sa isang sa lugar na yan or sa content na ginagawa mo dyan. Kaya ang ginagawa ko, nag-explore ako. 100% true. Kaya nga ang mga vlogger, kailangan marunong ka rin mag-explore ng talent at sa sarili mo. Diba? Kasi kung yun at yun lang ang iyong ginagawa, eh talagang magsasawa ang tao. Katulad sa akin, yun at yun lang yung ginagawa ko everyday, ina-upload ko, eh talaga magsasawa yung tao.
So, siguro maglalagay na tayo ng mga gintong reaction. Sa ibang lugar naman, may opportunity ako, may kaibigan ako sa team dito. Masaya naman ako sa ginagawa ko dito. Nagkaroon ako ng mga kaibigan dito. Nakabuo ako ng Bagong Bayan or Santa Cruz Community. So, world family dito. Nakabuo na ako dito. May mga vlogger na rin dito. Diba? Yes. Nagkaroon din ako ng 100,000 views dito. No, so, meron na akong ibang community. Diba? So, kung gusto ko lang chill-chill ng mga vlog dito ako sa Laguna, kahit na 50,000 views lang, okay na. Hindi man naabot. Ang ganda ng ano ni Sir Japper, ano? Sombrero. Maganda siguro sana no kung kung magkakaroon din si Sir Japper ng cup. Idol 'yon, maganda. Maganda 'yon, cup. Parang meron ka na ng damit eh. Meron ka na rin ng sando, short. Sama mo na 'yung cup, maraming mag-a-avail niyan. Marami. Basta may vlog ako. Kung gusto ko naman na malakas ang views ko, balik ako ng Bukana. So, meron ako mga options, di ba? So, gumagawa, nagbibuild up ako ng mga community. No? Yun po ang ginagawa ko. At the same time, china-challenge ko yung sarili ko. Tinitingnan ko kung magpunta man ako sa ibang lugar, kung mai-survive ko ba yung YouTube channel ko. Which is, kaya naman. Ngayon, mga kasaword, yung 20 na video na sinasabi ko sa sarili ko, na challenge ko, ay nabuo ko na. 21 na rin yata. So, ipapakita ko muna yung mga video na nag-100,000 views na simula nung nag-vlog ako dito sa Laguna. Pakita ko muna sa inyo. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bumili ng motor, panatiro niya. Enduro pala yung binili niya. Yeah, I'm about to fade away. Ano daw yun? Halika na natin. Heartbreak in para kay Hinduro Tabak Werduro. Ayun yata yung pangalan ng motor niya, no? Werduro. Kasi yung isang motor niya Bumblebee. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You look at me, I'm such a disgrace. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Ito nga, ito yung piyesta ng Bukana na may karera. Live streaming yata ito. Okay, just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side. Yan. Get extra savings with 6x stackable discounts. Add to cart now. Come back. I always come back. Oh, di ba? Meron pang 2 million views hindi ko inaasahan yun. Di ba? Ang lakas talaga pagdagat, di ba? Ang lakas pagdagat. Yeah, so... Ngayon, in-explain ko naman kung bakit hindi na ako nagdadagat. Hindi ko na kailangan i-ulitin yun. Ito mga kasuwerd, dahil nabuo ko na yung 20 videos na puro 100,000 views, parang nabitin ako sa challenge ko. No? So, gagawa ulit ako ng challenge, panibagong challenge. Bago ako bumalik, hindi mo na ako babalik sa Bukana. Hindi ibig sabihin na hindi ako uuwi doon. Yung sa vlogging yan, sa pagbablog lang. May gagawin akong bagong challenge, mga kasuward. Gagawa ulit ako ng kailangan maka 20 videos ako, 20 vlog na 100,000 views each, no? Hanggat hindi ako nakabuo ng ganyan, no? Hindi ako magbablog kasama ang Bukana. Yes. Yeah! Tingnan natin. Kaya ulitin ko. Kailangan makabuo ako ng 20 vlogs, 100,000 views each vlog na hindi kasama ang Bukana. Kahit anumang vlog. So ibig sabihin, hindi ko pwedeng isama ang Bukana sa vlog. Kung meron man akong vlog na kasama ang Bukana, na kailangan ko talaga siyang i-upload,
hindi ko siya i-upload sa channel ko dito sa Japper Sniper Official. Doon ko i-upload sa channel ni Mrs. Ang challenge na gagawin kong to ay sa akin lang, sa Japper Sniper Official. So hindi ako mag-upload dito ng vlog na kasama ang Bukana. Ang... yun ang mindset, di ba? Mindset ba? Mindset. Alam kasi kayo, negative kayo mag-isip. Huwag ganon. Hayaan nyo yung tao. Hindi yung... masyado kayong atribido eh. Intrimitido. Ang lugar ng Bukana. Yan, tingnan natin. Hindi kasama ang dagat, mga kasurda. Hindi kasama ang dagat. Kasi baka mag-outing-outing kami ng family ko eh. So, pag nasa dagat, exempted yun. Ang Bukana lang, ang lugar ng Bukana. Lupa. Lupa dun. At saka yung mga kalsada. Basta, Bukana. Hindi na Subwa. Bukana lang. Yung Bukana. Tignan ko. Yan ang gagawin kong challenge ngayon. So, kung matatagalan man, di sisikapin ko. Magsisikap ako na makagawa ng napakagandang content para mag 100,000 views. No? Para mabuo ko yung 20 pirasong vlogs na mayroong 100,000 views each. Tignan. So, titignan natin. So, kayo magalit sa akin. Huwag kayo magalit sa akin kung yan ang ginagawa ko. No? Hindi ko po iniiwan ang Bukana, mga kasuward. No? Oh, yan. Sa mga negative viewers dyan, narinig nyo naman, di ba? Huwag kayong magagalit agad. May mga reason kung bakit umaalis or lumilipat si Sir Japper Sniper ng ibang lugar. Hindi naman negative yan eh. Hindi naman negative yung pag-alis niya. So may gusto lang siyang patunayan pa sa sarili niya. Yun lang yun. Huwag nyo nang pag-isipan ng masama kayo talaga. Ako? Yung itong ginagawa ko nga, kasi kung sinasabi ng iba na malakas ako sa Bukana, edi malakas na tayo sa Bukana eh. So, stay put ka lang dyan. Ikaw yung aking pinaka main weapon. Bukana, kasi malakas ka mo ako dyan eh. Punta ako ng ibang lugar muna. No, or magpapalakas din ako sa ibang lugar. O, diba? So, pagka lumakas ako sa iba, pag pinagsanib yan, di, lahat dahil lalakas. Oh, diba? So, mga kasword, yung paggalagala ko, nakakatulong sa channel ko yan dahil nakakakulong. Parang ano eh, opinion ko lang to ha. Ano ang ginagawa rito ni Sir Japper Sniper? Nagtatayo siya ng pyramiding. Yan to yan. Di ba ang pyramid, kung nakarecruit ka na ng viewers mo or nakarecruit ka na ng member mo dito sa isang lugar, kailangan mong lumipat sa ibang lugar para makarecruit ka uli ng panibagong mong members o viewers. Kumbaga, ano lang yun, isinample ko lang doon sa pyramiding or networking kung tawagin. Diba? Once na ikaw ay networking, diba? Kunwari, na ikot mo na itong buong lugar na to, naging viewers mo na. So, syempre, may mga magsasawa dyan. Diba? So, ang ginawa lang ni Sir Japper is lumipat siya ng ibang lugar para makapagpatayo siya din doon ng mga members and viewers niya. Para mas lalong lumaki yung nasasakupan niya. Ganon katindi mag-isip si Japper Sniper, mga ka-viewers, mga ka-gadget. Ganon talaga ang kailangan, di ba? Pansinin nyo, ilan yung vlogger na palipat-lipat, di ba? Oh. So, dapat, nod lang kayo. Huwag kayo masyado negatibo para happy tayo lahat dito. Diba? Pare-pareho naman tayong supporters eh. Kung negative ka, you will go. Maluwag yung pintuan ni Sir Japper Sniper. You will go. Diba? Kuha ko ng mga bagong mga subscribers. Yes. Diba? Dito ko nga lang na-experience sa Laguna, sa Santa Cruz. Na-experience yung pag lumabas ako ng kalsada, pati mga bata na binabati ako. Although sa Bukana, ganun naman. Pero dito, gulat na ulit ito kasi may mga bata pa lang nanonood sa akin, ang dami. Napakagandang challenge sa akin yan. At paninindigan ko talaga yan, gaya ng ginawa ko ngayong paninindig dito sa... Yes. Pinaninindigan ko yung challenge na bakit. Kaabang-abang yan, idol, ha? Kaabang-abang yan. Kaabangan ko yan, ha? Kaabangan ko yan. Yung 20 yan. 20 yun, ha? Bibilahin yun. Mula bukas. Bibilahin. 20 videos, ha? Idol, ha? Bakit hindi ako nagbablog sa Bukana muna? Yun po ang sagot. Dahil gumawa pa ako ng challenge ko. Yes. Na kahit anong vlog na hindi mo... I like your mindset. I like your mindset, idol. I like na priority ang Bukana. I like that. No, makabuo lang ako ng 20 vlogs na with 100,000 views each. Ngayon naman, itong bagong challenge na gagawin ko,
kailangan makabuo ako ng 20 vlogs with 100,000 views each na hindi kasi... Alam nyo ba mga kagadget, sa panahon ngayon ha, itong patapos na ang pandemic, kahit sino, no, bihira na lang ay maliban na lang sa mga talagang kilalang-kilala na patulad nila kong TV, yung iba. Pansinin nyo yung iba na lumakas ha, nung lumipas na yung pandemic, lumiit ang views nila. Hirap na hirap silang pabalikin yung views nila. Bakit? Kasi nga, andun lang eh. Same spot, same place. Same lang yung ginagawa nila. So, kagandahan. Kagandahan dito kay Idol Japper Sniper doon sa iniisip niya. Meron siyang alternative route na gagawin. Para lang mabigyan niya uli ng panibagong entertainment content ang kanyang viewers. Tapos kayo, mga negatibong viewer, nababato talaga sa mga to. Pupunahin nyo pa, bibigyan nyo pa ng mga negative meaning. Nakakaurat kayo, ayaw nyo nalang manood. Yan, inubutuloy ako. Tuloy natin. Kasama ang lugar ng Bukana. Tingnan natin, no? Kapag natapos ko yung 20,000, di pwede na umubalik sa Bukana. Di ba? Tingnan natin. And so, yan lang. Maraming salamat. Suporta. Sana suportahan nyo pa rin kung anumang mga vlog ang gagawin ko. No, ito ay exploration. No, ini-explore ko lang para gumana din yung utak ko. No, para hindi umiikot-ikot lang sa Bukana. Makapag-isip ako ng mga kung anumang mga bagay na kayang, ano, kayang i-pa 100,000 views. Tingnan ko. Kung hindi kaya, hindi ko talaga titigilan. Kakayanin ko talaga yan. At lahat, simula kapag hindi pa ito, pag na-upload ko to, hindi pa yun counted. Baka mag-start ako. I-announce ko naman. So, kapag nag-vlog na ako ng umpisa na ang challenge, maglalagay ako, magsasabihin ko naman sa vlog, tapos maglalagay ako, ilalagay ko sa title yung 100,000 views challenge lagi sa lahat ng mga vlog ko. Diyan. So, titignan natin kung kakayanin ko ba. Siguro kakayanin naman siguro, pero matatagalan kasi mahirap talaga makabuo ng 100,000 views eh. Yan. Sana supportahan nyo pa rin ang mga kasoward at kung saan man ako, pwede kayong sumunod. Pero kung ayaw ninyo na aalis ako sa Bukana muna, okay lang. Kahit hindi muna kayo manood, pag na bumalik na ako sa Bukana, balik na din po kayo sa akin. Pero nag-i-explore lang muna ako. Titignan ko kung hanggang saan yung kakayanan ko na buhatin yung channel ko. No, magandang challenge sa akin 'to kasi kung mapapansin niyo, hirap na hirap ako talagang makaabot ng 100,000 kahit now 800,000 yung subscribers ko. Hirap na hirap ako sa 100,000 views. No, kaya titingnan natin 'tong challenge na 'to. Yan. Yan lang. Salamat ulit sa lahat ng mga kasuporta sa nanonood sa akin sa YouTube channel ko kahit sa Facebook. Sa lahat ng mga bago kong subscribers. So, yun mga kagadget, puputulin ko na itong video ni Sir Idol Sniper. So, sana'y meron kayong natutunan. At dun sa mga vloggers na natulungan ni Sir Japper Sniper. So, yun nga, kailangan matuto na kayo sa sarili nyo mga paa. No? Sa totoo lang, marami akong nabiliba ng mga vlogger na napaangat ni Sir Japper Sniper. Unang-una, kay Hansik. Ha? Kay Hana. Kay Dang. Dang TV, Kaotoy, ang kapatid niya, si Louie TV, at isa sa mga nabiliban ko, no, mga kagadget, sila Pranstar, Jan Riot, Jan Igor, sino ba? Si Jox MTV. Dati mga kagadget, nung umalis sila ng Bukana, hindi yun masyadong views ang channel nila. Pero, noong napakilala na sila ni Sir Japper Sniper at lumipat sila sa ibang lugar para doon maggawa ng content. Kita nyo, nakilala at umusbong ang channel nila. So ganun lang dapat yung mag-isip yung mga vlogger. So baka magtataka kayo, bakit ikaw ang taas na ng subscriber mo, ang lit ng views mo. Wala naman akong pakialam dito kasi trip-trip ko lang talagang ganito. At hindi rin naman ako makaalis-alis sa bahay at sa shop kasi may business, di ba? So, ganito lang, nireview ko lang yung video ni Sir Japper Sniper dahil natuwa ako at na-inspire ako uli, no?
lalo akong nag-isip, no, yung mindset, doon ka hanga eh. Doon sa mindset na ginagawa niya bilang isang vlogger. Nakakahanga yun kasi biruin mo ah. Kumbaga, naisip niya agad na hihina agad yung views niya. Na hindi pa naman siya ganun kahina kasi kumikita pa naman talaga eh. Pero naisip niya yon na mag-iba ng route para makapagbigay ng panibagong entertainment sa kanyang manonood. Yung ganung klaseng mindset, yun yung sinasabi nilang masasabi mong responsable sa kanyang ginagawa. Di ba? Yun yung ano, yun yung hahangaan mo sa isang katulad niya na isang vlogger. So yun mga kagadget ano, at ako nga pala, ang masasabi ko dun sa mga negatibong player, ay player na naman, ba yan? Player. Pre, naantok lang siguro ako kasi anong oras ba? Mag-aalauna na pala. Doon masasabi ko sa mga negatibong viewer, no, mga kagadget. Magbago-bago na kayo. Huwag na kayong puna ng negative. Tapos na yung election eh. Naalis na talo na yung negative. Positive. Positive vibes lagi ang ilagay nyo sa isip. Mindset ba? Mindset. Diba? So, huwag ganon. Matuto tayong supportahan natin. Nasuportahan nga natin nung nag-uumpisa siya eh. Bakit hindi nyo pa ituloy-tuloy? Manonood lang naman kayo. Wala naman kayo ibang gagawin kundi tatawa lang kayo sa mga videos niya. Bakit kailangan nyo pang magbigay ng negative comment, no? So, yun lang yung masasabi ko. Wala nang iba. So, idol, maraming salamat at aabangan ko yung 20 videos mo. So, hanggang dito na lang. Peace out!